natin yung sub mga boys. So andito ulit tayo sa Clark. After ng tambay kagabi, nagkahulihan. Ano nangyari sa ating kagabi? No comment. Walang nangyari. Basta grabe. So ayan, dala natin yung si Lime. Hindi ko alam pangalang paneta, basta si Lime. Ayan, yung gears ni JC. Tapos sakto may mga nakatambay dito, mga GTR. Itong S2K kay Evan Ross. Nakakabuo lang. Tapos sobrang pogi, no? Nice. May mga SiR dito. Pogi. Ito, nakaka-swap, no? Precision Turbo. Hindi ko lang alam kung ano size, pero mukhang 42-35mm or mas malaki pa. Nice. Grabe yung build na to. For sure halimaw to. Tapos Aventador. Ganda nung ano nila, nung group. May mga supercar, tas may mga Honda, tas may mga GTR, yun ano. Ito grabe, no? K-swap. Isa din palang K-swap eh. Akala ko yung ito kanina. Grabe. Dami palang natatago dito sa North, no? Nakakagulat. Ayan, nice. Panay K-swap kayo? So 1, 2 K-swap lahat. Piece of lahat. Sheesh. So kanina to? Sa amin po. Ah, sa inyo. Nice. Ito mga boys. So ito nga sabi ko, kakabuo lang. Tingnan nga po na interior. Wow. Siyempre yung signature gauge niya, no? Yes. So ito po ay SP1, ah, AP1 or AP1? AP1. Ano po ba yung pinagkaiba ng AP1 sa AP2? AP2 kasi is 2.2 engine siya, 2.2 liter. Ah, so yun ng F22. Kasi kaya dinevelop naman ng for US market talaga, yeah. Kasi gusto ng mga Amerikano na mas malakas, ganun. Mas motor. Oh, yeah. So sinacrifice nila yung dulo. Kaya pero ako AP1 pa rin ako. Oh, bakit po? Hanggang 9 ng ano eh. Ah, I see. So high revving siya. Yung F22 kasi more on torque. More on torque sila, so nasa 8.2 lang ang ano nila. So ito, 9,000 sagad. 9,000. Yun nga lang, yung AP2, mas malaking displacement, pero hindi masasagad ng 9,000. Yes, oo. Tapos, mas gusto pa rin yung Japan specs kasi 250 sila. Paano pong 250? Horsepower. Ah, okay. Yung AP2 ba? AP2 US, nasa 240, 230 lang sila. Ah, dahil see. Sa gas nila doon. So parang nilimit pa din nila yung regulation. Yes, yun nga kasi may regulation. Kasi 93 lang sila, yeah. Doon. Ang octane nila. Eh kaya tayo may 97 tayo dito at yes, sandaan, di ba? Yes, 100 tayo dito. Ayan. So ayan, ito yung gauge. Ala, nasira. Nasisira lang ulit ang defi ko. Pangalawang bili ko na yan. Ito, ano pong defi? Yung module ko nasira na. Ah, I see. Kaya di gumagana. So napakalinis po, no? Tapos yung manual 6-speed, di ba? Yes, 6-speed yan. Gears Racing, may pirma pa, no? Yes, bumunta siya rito noong 2015. Ah, tapos pinirmahan po to? Tatlo kami napirmahan dyan, yung kay Don Digapo, ang pula, saka ito. Dalawa lang actually yata kami napirmahan niya. Grabe, napakaswerte, Jay's Racing yun eh, no? Kasi kilalang-kilala. So, unang-una, ano pong body kits to? Jay's Racing siya. Jay's Racing, ayun. Jay's Racing. Napuho ko to 2010. Ah, matagal na? Oo, pero 2005 ko na kuha itong auto. Ang tagal na po. So, halos parang 15 plus years na, no? Yes, oo. 16, ganun. 2010, sumunod yung kulay pula. Oo. Sumunod yung kila Bray. Naka-Esto rin yun. Oh, si Bray Alonso po ba? Yes, yeah, oo. Tama. Yun ang kilala kong nagbubuo ng mga Esto. Yes, si Bray ang tuner ko nito. Oh, I see. Wow. Grabe, no? Madumi. Madumi pa daw yan, mga boys. So ano pa yung atin? Ano yun? Gusgusi na. Tapos saka ano na rin ako dyan,
issue na rin ako na AM Infinity. Yeah. Which is yun ang pinakamagandang investment kasi yes, iba, ano po bang pagbabago pag nag ano tayo, AEM or kung ano mang ECU? Malaki talaga. Naramdaman ko talaga yung power niya talaga compared to sa mga stock niya talaga, no. Of course kay Bray. Yeah. Talagang tinuno ni Bray talaga din maayos. Oh, pati si Sir Bray, ah. So shoutout na lang kay Sir Bray kasi si Sir Bray isa talaga siyang kilala na may na nagawa na S2. Naka-turbo po yung kanino, ah. Yes, turbo, ah, 'di ba? Marami siyang na S2 na supercharged na mga ano din malulupit din sa kalsada. Patutulin. Ito nga eh, napahanga na ako nito kasi sobrang linis. So grabe, since 2005, 'di ba? 2000 actually 201 model to. Okay, 2005 nakuha ko. Noon nakuha niyo, tapos naalagaan niyo na maintain, yes. Hanga po kasi niyo kasi ganoon. Kumbaga nasa puso, kumbaga hindi bumibitaw eh. Kasi iba nagpapadala ako nari pag mga misis nila wala na, no? Kailangan ibenta, ibenta. Pero buti kayo suportado yan, ano, no? Oo. Tsaka forgives na yan. Oh, forgives na yan sa anak ko siguro. Tapos sa apo, sa ganyan. Mm-hmm. Sana naman, no? So, naka-K-Sport kayo na, coilovers? Yes, oo. Ano po itong ano to? Shot bar? Spoon siya eh. Ah, spoon. Okay, oo, okay. Pero problema na, sira ko yan. Oo. Tapos, yun nga, carbon. Ay, ito ano to? Battery to po, di ba? Yes. Nalagyan ko lang. Carbon, no? Tapos ito, carbon din. Carbon din to, pero ano to, backyard special to. Oh, I see. Nice. Tapos yung lip nyo na napaka... Grabe yung pogi talaga ng DC racing eh, no? Actually, ibang lip na to. Ah, okay. Ginagawa ko na lang to. Kasi yung original ko na lip, nasira. Sa daan. Lumipad. Grabe. Parang galing naman ng pagkagawa niya. Parang niya, akala ko this racing lang din. Pinagaya ko yung version 1. Oh, nice. Tapos yung may mga canards kayo. Hmm. Napaka-pogi. So ito, na-tune nyo na po at na-dyno, di ba? Actually, split tune lang ni Brian. Ah, I see. So pero, hindi pa natin alam kung ilan yung kabayo, no? Oo, pero... Naramdam ko talaga yung ano. Hmm. Pero feeling ko, siguro mga nasa 270 siya or 280. Kasi nag-tono na eh. Ano sabi ni Bray, mga nasa 240, 250. Ah, okay. Mga more or less dyan. Tapos ano pong spec ng wheels niya? 18 sa ko, Stoddard. 255 ang likod, 225 ang harapan. Tapos naka-spoon calipers kayo, no? Spoon caliper ako. Yes. Wala lang, sa tagal na, nagkaganyan na. Ganyan talaga, pati nainit kasi yan eh. Kaya ano. G's Racing din na aluminum radiator? No. Nagpalit na lang ako ng Taiwan na lang kasi hirap umorder. Oo, kaya na ano kay G's Racing. Palit na lang ako ng ano kasi hirap umorder ng mga coil at tagal. Eh, buti na meron stock pa rito sa isa. Buti na lang, isa, no? Inuha ko na. So, ayos po. Ah, wait lang. May tanong po ako last na. Bakit po hardtop siya? Hindi, soft top siya eh. Oo. Tinanggal ko lang. Tapos nilagyan niyo nito. Nilagyan ko yung hardtop ko ng ugen. Pag summer, pag ganito na pag ulan na, nilalagay ko na 'yan. Pag December ulit, kinakabit ko ulit yung soft top. Ah, so dala niyo pa, nasin niyo pa din yung ano, soft top niya. Oo, actually tinanggal lang. Dapat na iiwan dito 'yan eh. I see. So, pinatanggal ko na lang din kasi ano rin eh, nasa 30 kilos din yun eh. Eh, tanong ko, magkano po ang ganito soft top? Kasi ay hard top kasi alam ko mahal 'to eh. Mahal. Pero nakuha ko si to 2010 pa eh. So, ang tagal na. Oo, so yung mga panahon yun, medyo mura pa compare mo. Ngayon po ba gano'n na ba? Siguro ngayon, kasi nasa US siguro na mga sa 5,000, 3 to 5,000 US dollar. USD? So, alapang shipping yun. Parang isang SIR na eh, no? Oo, dati mga nasa 1,000 plus lang to. Wow, mga 2010. So, buti talaga. Kaya honestly, ang Honda kasi good investment niya. Kasi lahat nagmamahal eh. So, yun. Kaya yun. Lang talaga siya. Tapos pag gano, maklas ulit, kabigulit yung tama, soft top. Tama. Tapos ito pong wing nyo, ano to? A Voltex yan. Ito yung first gen ng Voltex. Voltex, nice. Grabe, no? Tapos pwede nyo po ba i-tour pa sa ibang Tapos nakahiya. Ito, nagpalita pala ako ng AP2. Taillights. Ano po ba yung pinagkaiba niya? Double na lang yung lip. Double na ganito niya. Tsaka yung harapan. Yung pag sa AP1 po? Is dalawa lang siyang ganun, pero hati eh. Ah, okay. Yung okay, yung ano eh. Okay din naman, tinabi ko lang din. Maganda siya, X-plate siya, no? Oo. Tsaka LED na rin kasi siya, kaya... O rig left hand po ba? No, Japan. Japan, ako nga pala, isi nga pala. Pero, si... Pero,
Oh, sige po, no problem. So, Alex ang nag-convert dito. Kaya sobrang... Yeah. So, in order pa namin yun ng conversion kit talaga sa US. US. Kaya parang parang left-handed na din talaga siya. Yan, sobrang linis, gano'n. Yun nga kasi, kaya ako naitanong po kasi kahit ako, parang walang nagawang conversion. Ang iniwan ko lang dyan talaga na hindi ko kinuvert, yung sa center console ko. Oo. Kasi, dapat yung handbrake niya nandun sa right. Oo. Eh, hindi ko na pinaganong kasi nagagawa ko siyang armrest. Ay, oo, siyempre, no? Tama-tama pag, kaya, pag nakambyo tayo. Kaya hindi ko na yun, no? Kamusta? Yan, welcome to the vlog again. Si Ralph. Yan, so basically ang alam ko, basta K-series siya. K20. Type R. Tapos, K-tuned na ano, mga fuel rails. Actually, kino-order pa sa US lahat dyan. Yeah, actually, nakakatuwa ang K-tuned kasi pag ang K-tuned, talaga meron silang bolt-on na pang-convert. Yes. At swap dito sa ganitong chassis, and EG, gano'n, EK. Yan, galing, no? Tapos, halos K-tuned lahat dyan. Tapos, stock internals siya. 450 kabayo yan. 450? Wow, I see. Yung nga lang, medyo pinaba kasi para... Para safe lang, reliable, safe lang, no? Oh. Tama. Kasi kita ko nga, kagaya ngayon, niraran. Kasi pag ito nakasagada, tune. Pinaba lang siya. Mas excuse me, pwede pa ako picture? Oh, okay naman po. Hindi ko may ari niyan eh. Ayan. Picture lang ako. Sige po. Grabe, no? Tapos... Dapat ikaw rito eh, anong malik ang auto mo to eh. Napaka-humble ng may-ari ano. Ayan, nakasigsag yung tier siya, no? Uy, wait lang. Parehas ata kayo ng gauge ah. Pero pa isa naka-esto dyan ang gauge. Oh, I see. Ralph. Tinan mo itong gauge oh. Daming gauge na. Wall pandal mo kaya? S2K din bro. Yun, parang ah, yun din galing, di ba? Yun, naka-esto din ang gauge yun. Tapos naka-AEM oh. Galing, ganda. May pa-blaze po ba ito? Narot lang. South Sin, pero ngayon, North Sin muna tayo kasi nasa North tayo eh, oo. Ito ba nyo, no? Oo naman, alam mo yun. Sa akin kasi color din. Color din tatak mo akin na... Actually, baliw yan eh. Baliwag kasi kaya. Pero kaya, baliw squad. Pero mga baliw talaga, mga baliw talaga. Yeah. Uy, wait lang. Oo nga, no, pares din. Naka-S2K din yun. Grabe. Pati itong EG mga boys ha, naka-S2K gauge din. Dalawa na kaya. Wait lang, parang siguro mga nasa 30 to 40k ata kayo na S2K gauge. Yes, oh, tama. Alam ko itong. Pero sila, mura pa nila nakuha yan. Nakuha. Pero ngayon, yun hindi na. Hindi na. Kahit nga ito, K20 Type R pa. Mas mahal, sobrang mahal. Grabe yan. Presyo ito ngayon. Siguro mga 500 ba? More 400 or less. Plus. Ah, 400 plus. Oo. Siguro pinakamura makukuha mo, mga 380, gano'n, 350. Benas so, na yun kung meron. B18 Singapore, nagulat ako. Sobrang grabe ng minahal. Oo, ganun, 200 plus. Hindi po, 400 na ngayon. 400 na ba ngayon? Oo, 400 na ngayon. Dati 270. Ngayon, ngayon ba? K24 na lang. Oh, K24 na lang. Pati yung pagko-convert mo kasi ng K24, yung transmission, yung mga shifter, etcetera, yung ECU, kaya medyo... Pero buti nga yun, may mga bolt-on kit na lang. Yun na nga po yun. Mabibili mo na lang siya, tapos kakabit mo na lang, no? Nakatuwa na talaga magbungo na mga usap. Pwede nyo po bayarad ng konti? Tingnan natin kung sinig lang. Ayan o. Ayaw ko mag-rib yan, baka mapasabot yun. So shout out kay Bas Bungal eh, no? Parang ano, no? Launch control? Oo. Ilang PS na ito, Bungal? Nasa 18 ka ba? Boost per gear ako eh. Ako nga pala, naka-boost per gear ka nga pala. 8, 12, 14. Ah, magaling, galing. Galing ng ano. Ano po ba ang box ang ginamit niyo dito? Naka-K-Pro to eh. Ano bukal, K-Pro ba? K-Pro na box, yes. Galing. Kaya lang, ibang pyesa, hindi ko talaga kapisahan. Oo. Oh. Barkadahan, tulong-tulong kami. Kung ano, maganda. Yun lang. Yung mga tonos din ito. Si Buboy Tuning. Ayan yung sticker niya. Nasa Buboy. Wait lang, nasan ba? Nasa sticker ni Buboy. Ito. Meron ako dito po. Ayan. Buboy Tuning. Yan. Ito. Nice.
So pre, ito din okay. Nakagulat eh, no? Nice. Naka ano din, naka case swap. Case swap din. Oh, case swap din lahat sila. Shit. Yeah, grabe, no. Ano, punta na tayo? Okay guys, so dito ko na muna yung end vlog. So hindi ko lang napakita na mabilis itong mga DTR na to. Yan, naka ATS. Shoutout kayo, kumawa nga pa rin natin. Okay, okay. May mga shoutout po ba yung... Bukal, sino? Bukal. Oh, yan, yan, yan. Anong build nga pala niyan, si Jeff Racing, saka si Ro James, yan. Ng Santa Maria. Yan, silang dalawa po nagtulong, tapos anong, ano niya, si Buboy. Anong, yan. So big shout out sa mga yon, and grabe, sobrang linis, sobrang solid po ng mga build niyo, mga auto niyo. Boy Moreno. Yan. thank you po. Thank you. Tapos yun, may aventador pa nga, no? So guys, may pupuntahan lang kami isang garahe. Saan ba tayo pupunta? Yan, so secret lang ko ano yung mga nandun. Bahala na. So friend yun ni Ralph. Uy, salamat ah. Kaya, so dito ka na yun ng vlog. Thank you din kay boss. Yan. So dumayo pa kami talaga dito, which is hindi po ito ano, no? Hindi to planado, biglaan lang to. Biglaan lang talaga to. Oh, biglaan lang to. So, I'll see you guys and abangan niyo na yung next vlog natin. Bye.